Hi there! I'm HR Leah G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay ang tamang pag-scan ng Ephilid ID or Temporary National ID during Gcash verification. By the end of this video, malalaman natin yung mga tip kung paano magiging successful ang ID scanning at ipapakita ko din yung actual struggle namin sa pag-scan ng ID. Hopefully, makatulong ang video na ito sa mga nahihirapan sa pag-scan ng Ephilid ID during Gcash verification. Yung mga tip na i-discuss ko ay base po sa na-experience namin. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Ito po yung ilan sa mga tip kung paano i-scan or picturean ang ating ID during Gcash verification. First tip, dapat po ay well-lighted yung room kung saan tayo magpipicture ng ating ID para malinaw ang pagkakakuha nito. Huwag pong magpicture sa madilim na room dahil hindi po magiging readable yung details ng ating ID. Next tip, siguraduhin na lahat ng information na nakalagay sa ating ID ay malinaw at readable. Dapat po ay hindi blurred ang details at walang glare or masilaw na part sa ating ID. Next tip, dapat po yung ID na gagamitin natin ay yung original ID. Kaya sa mga gagamit ng Ephilid ID or Temporary National ID, make sure po na ito ay laminated para hindi magmukhang photocopy yung ating ID. Yung pang-apat na tip ay dapat yung ating ID ay naka-right side up position. Huwag pong magpicture na nakabiligtad yung ID dahil possible na ma-reject yung ating verification. And last tip, siguraduhin na makuhaan yung buong ID para makita yung complete details nito. Hindi po dapat putol ang pagkakakuha natin ng ID since magkakos din ito na ma-reject yung ating verification. Next, ipapakita ko naman yung actual video nung ID scanning namin during Gcash verification. Edited na yung video na ipapakita ko since umabot ito ng more or less 10 minutes bago na-scan yung aming Ephilid ID. Itapat lang natin yung ating Ephilid ID within the frame at antayin lumabas yung perfect para automatic ma-scan ito. Habang loading yung ID scanning, huwag po natin galawin yung ating phone. Dapat ay steady lang ito. At antayin lumabas yung checkmark, indicating na successful yung ating ID scanning. Sa part na ito, medyo natagalan yung loading ng aming ID. Aantayin lang talaga natin matapos yung loading. Pero habang nag-aantay matapos yung loading, nag-pop up na 20% na lang pala yung battery ng phone na gamit namin for verification. Then, after nyan, nag-appear naman yung no internet connection. Nung nag-stable na yung internet connection namin, unclear photo ID naman yung lumabas. So, click lang natin yung retry. Gumamit po kami dito ng lightbox room to ensure na malinaw yung picture, pero unclear photo pa din ang lumabas. This time, inilabas namin yung Ephilid ID dun sa ginamit naming lightbox room at nilagay na lang namin sa kama para mas malinaw. Pero hirap pa ding mabasa or mascan yung aming ID. Kahit maliwanag na yung room,
blurred pa din yung details ng aming ID lalo na pag nilalapit namin yung phone namin para i-scan ito. This time, naisipan namin gumamit ng flashlight para maging malinaw yung details ng ID. Pag tinatapat yung flashlight sa mismong ID, nagkakaroon naman ito ng glare or masilaw na part since laminated yung ID, kaya hindi rin nababasa yung details. Para luminaw yung details, sinubukan naming itapat yung flashlight sa may kama at hindi namin ito dinirect sa ID. Then, napansin namin na biglang luminaw yung details ng aming ID. At naging successful yung scanning nito. Inulit lang namin yung process na ginawa namin sa back portion ng ID at mabilis lang ito na scan. At nakapag-proceed na kami sa face scanning. Ganito naman po yung position ng flashlight na ginawa namin nung nag-i-scan kami ng Ephilid ID during Gcash verification. Ito naman po yung mga additional tip na possible makatulong para mapadali yung ID scanning base sa na-experience namin. First, dapat po ay may enough battery yung phone natin na gagamitin for Gcash account verification. Much better kung full charge ito lalo na kung mabilis malobat ang phone ninyo. Once kasi na mag less than 20% yung battery ng ating phone, bumabagal yung loading nito. Kaya siguro nahirapan din kami sa pag-scan ng ID. Next, make sure na stable yung Wi-Fi or data connection na gamit natin. Nakita nyo naman po na during scanning, nag-appear yung no internet connection since hindi stable yung Wi-Fi connection namin. Kaya nakakontribute ito sa mabagal na pag-scan ng ID. Next, kung maliwanag naman yung room pero blurred pa rin yung details ng ating ID, gumamit po tayo ng flashlight para luminaw yung details nito. Sundin lang po natin yung position ng flashlight na ipinakita ko kanina. Next tip, make sure na ang Android version ng phone na gagamitin natin ay version 5.0 pataas para gumana ng maayos yung Gcash application. Kung hirap pa din sa pag-scan ng ID, next i-uninstall natin yung ating Gcash application. Then, i-reinstall ulit ito. Make sure lang na before i-uninstall, na-clear na natin yung cache nito. Kung ayaw pa din pong ma-scan yung ating ID, next, i-verify na lang natin yung ating Gcash account using other phone na mayroong higher specs. Ito naman po yung comment ng isa sa nakapanood ng video ko. Hiram daw po ng lumang phone na may Android 6.0, ganun daw po yung ginawa niya para ma-scan yung ID niya. Kung ang gamit nyo na phone during Gcash verification ay mayroong higher specs at ayaw pa rin ma-scan yung inyong ID, try nyo yung suggestion niya na gumamit ng lumang phone na may version na Android 6.0. Pero kung mas mababa naman yung specs na gamit nyo, hiram naman kayo ng Android phone na mas higher yung specs. Sana po makatulong yung mga tips na na-discuss ko para maging successful yung scanning ng ID during Gcash verification. Maraming salamat din po sa mga nag-share ng kanilang inputs para makatulong sa may mga concerns sa pag-verify ng kanilang Gcash account. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.